I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Jeremiah chapter 17 verse 10. Magandang umaga sa inyong lahat, mga katiyats, brothers and sisters in treasure hunting. How are you today? Malapit na ang ating Christmas raffle draw sa ating new channel na The Good News Daily TV. Kaya para makasali ay, of course, subscribe and make lot of comments sa channel na yun. At ang ating premyo doon ay t-shirt na mayroong mapa ng treasure na daladala nyo. O kung inyong isusuot yan, ay daladala nyo palagi. Mayroong profile sa harapan. Of course, ang print ng profile pic ay siyempre yung mukha ko sa YouTube na nakamask ng golden mask. Yan ay paswerte sa inyong treasure hunting kung saan man kayo. Okay, at bago tayo magpatuloy guys, ako'y mag-shoutout muna. Right, ako'y mag-shoutout gina Stephen Catilo, John Michael Samurai, Boyet Kaluing, Franklin Dunglal, Jomari Abelia. Also to Leonardo Velasco. Kumusta kayong lahat ngayon mga katiyats? John ABC of Kurdistan, Ike Jude Ukaya, Edgar Talagtag, Noel Garcia, Jose Butlig Sebelia. Also shout out kay Rumel Hisulgon, Rico Mausisa, Ariel J. Consensino, Aiko Sihagan, Lodinil Lugnasin. Welcome back sa ating channel. Marco Hunculada, Mark Lloyd Quintana, Jordan Martinez, Torio Bulsao, Melvin Barrientos, and more shout out for Ace Junior Peralta, Efraim Berbanya, Rinel Aniscal, also kay Roland Saga, Ariel Yere, Glory Ann Blase, and Kina Abdul Musi Halaydi. How are you guys? Yads Mualel, G.R. Zafra Vlogs, Lito Taburada, Mark Castillo, Marvin Gutierrez. Thank you so much, sir, for always watching. Brian Maynupas, Joey Espitula, Treasure Hunter, Mark Catilo, make that Mark Castillo, Nolan Gomez, and to Asnaira Aquino. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay. At sa mga hindi ko nabanggit na mga pangalan ay shout out lahat sa inyo guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Maraming salamat. Magandang araw mga katiyats. Ito'y padala sa atin na picture na merong marker for treasures. At ang maganda dito ay nasa gilid ito ng river. Medyo malaking river to kasi makita natin sa background na parang pwedeng daanan niya ng mga bangka. Okay, at meron lang medyo itong kahirapan ang paghanap ng treasure sa river kumpara sa creek. Kasi ang creek ay pwede mong hukayin kasi mababaw lang ang tubig sa creek. Ngunit dito sa river ay medyo maraming tubig, malalim ang tubig at malaki ang river at malakas ang agos kaya hindi tayo pwedeng maghukay dyan. Okay, at karamihan ng treasure na nakuha sa river ay inside rock kasi kahit ang hapon ay mahirapan dyan sa paghukay. At alam nila sa pagbalik nila ay mahirapan din sila sa paghukay kasi yan ay river. Baka magdaan ng ilang taon, baka lalong lumalim ang river. Or vice versa, baka dried river siya. Kaya pagbalik nila, hindi na nila yan matandaan. Kaya karamihan ay nilalagay nila sa loob ng malaking bato. Okay, so ano bang marker ang nandito guys? Meron akong nakita dito na palatandaan. Ito yung footmark. Ang maganda rito ay meron siyang dot sa ibabaw. At meron pa siyang heart na maliit. Mga ganyan. At meron pa siyang linya. Okay, at meron pa siyang parang guideline dito. Yung guide na
kung saan ang tubig ay diyan aagos yan. Kaya magandang guide yan. Kaya lang mayroong triangle dito guys. Iwan ko lang kung ito yung natural. Hindi ko rin sure. Pero may guhit siya na buntot pag ganyan. Okay, unahin muna natin guys paghanap itong footmark. Okay, so dahil ang dot ay nasa ibabaw ng footmark at ang linya ay nandito sa baba, so meaning to say ay papunta tayo dito guys. Okay, so ganun din ang tinuturo ng itong parang kanal dito, ganun din ang tinuturo niya na dyan. So itong foot din ay ganun din, sabi niya dyan, dito na banda. Kaya tingnan nyo guys itong baba nito. Baka merong malapad lamang na bato. Baka merong malapad na bato dyan sa 5 meters, pinakamalayo ang 5. 1 to 5 meters, i-check nyo. So 1 to 5 meters, i-check nyo guys kung saan nag-point ito. I-align nyo lang itong kalagitnaan ng linya, ito guys, saka itong dot. Ayan, at dito yan. Unahin nyo muna sa 1 meter and then lastly sa 5 meters pag survey kung merong mga malalapad na bato na pwedeng pangtakip lamang sa item. Kasi pag river, mababaw lang yan. At karamihan yan ay nasa loob ng bato. Okay, so ito yung unang approach natin din guys. Pangalawa ay tingnan natin ang kahulugan ng triangle. Sabi ng triangle, there is a treasure in one of the rock. Saan kaya dyan ang bato guys? Kaya hanapin nyo ang malalaking bato. Kung wala nang malaking bato pa dyan, meaning to say ang treasure ay nandito lang sa bato na ito. Itong bato na ito guys, eh tingnan nyo doon sa unahan dito. Okay, maganda sana kung meron kayong detector na metal detector, i-detect nyo ang buong bato. At kung merong tutunog, yan ay treasure inside rock. Okay, lahat to guys, palibot. I-detect nyo kung meron kayo. At kung wala kayong detector, ay pwede rin yung atin lang na classic method, yung puk-puk, martilyo, puk-puk, maso, ang kagamitan natin. Okay, pukpukin niyang palibot ng bato na yan. Pag mayroong portion na malambot, yun ang butasin nyo. Okay, marami ang nakakuha sa footmark sa tabing dagat at ilog na kung saan ang treasure ay nasa loob lang ng bato. Okay, kaya hindi yan ibinaon sa tingin ko kasi ang daming tubig ng river. Paano nila hukayin yan pagbalik nila or kahit tayo ay mahirapan tayo dyan. Ngayon katiits ay pwede rin natin i-mirror image ito. Instead na papunta tayo dito, pwede baliktad rin natin. Dito naman tayo sa kabila, papunta sa likod ng bato na yan, sa distance pa rin na 1 to 5 meters. I-check nyo rin kung mayroong malapad na bato doon na pwedeng pangtakip sa item, okay? At ang item ay mababaw lang yan. Example, ito yung bato, ito yung ground. Ang item ay nasa 1 to 2 meters lamang. So 1 to 2 meters pinakamalalim pag mga ganyan. Pero sinasabi ko na, karamihan ay nasa loob ng bato. Itong ibabaw, check nyo rin ito. Pukpukin nyo to guys. Baka mayroong malambot na portion dyan. Okay, alam nyo naman na tutunog yan kung hollow. Pakinggan nyo lang ang tunog ng bato. Okay, so pangatlong direksyon na puntahan natin guys ay ito kasi, baka ito yung letter D. At kung letter D yan, dito yan nagtuturo na side. Yan, sa likod ng bato na yan, sa norte. Okay, at tingnan nyo ang norte. Ngayon, meron picture dito na norte yata yun. Ito siguro yun, ang front niya.
Okay, kaya i-check nyo to guys. I-align nyo ito, itong dalawang butas. Meron kasing triangle dito. Pukpukin nyo yung triangle na yan. Ito, pukpukin nyo to ng maso. Tsaka yung mga gilid niya. Lalo na itong may mga kanto. Okay, baka mabutas yan. Pag yan ay mabutas, jackpot na yan. Yan ay treasure enclosed in the rock. At kung itong Z dito ay ito'y natural, I make that ito'y man-made, ang tinuturo niya ay dalawa. On top daw, sa ibabaw, at sa baba. Kaya ito na portion ang maganda rin to guys. Pukpukin nyo ito na portion. Okay, at kung walang tubig dyan, kung mayroong time na low tide, ay tingnan nyo itong baba nito. Baka mayroong malapad na bato na tinakip lamang. Kasi nandito yung Z at nandito rin yung triangle. Lahat sila nagtuturo ng parehong direksyon ito. Mayroong triangle dyan, nagturo siya dito. Itong Z naman ay ganun din, turo siya dyan at nagturo siya sa ibabaw. Okay guys, so punta tayo sa ibang picture. Ito ang tri-hole. Okay. Ito lahat ng ito ay nagsasabi na treasure on the spot or treasure under. E paano tayo mag-under dyan, ang laking bato niyan? Diba? So ito'y treasure on the spot. Ang ibig sabihin niya ay dyan lang sa bato talaga na yan. Sa malaking bato na yan, nandyan ang item. Pwedeng tatlo, kasi tatlong treasure on the spot. Kasi ang bilog na may isa pang bilog sa gitna, yan ay sure treasure under or treasure on the spot. Ang problema lang ay napakalaking bato yan. Kaya mahirapan tayo maghukay sa baba niyan, di ba? Kaya ang atin i-assume na treasure inside the rock. Okay, so tatlo yan guys. So tatlong treasure on the spot. Okay, iba rin kasi yung kahulugan ng triangle lang na dot. Ganyan. Ito naman ay treasure in between big rocks or treasure under the rocks, which are naka-triangle ang itsura ng mga bato. While itong dito naman, i-check nyo lang guys diyan sa area, baka mayroong kasama yung malaking bato na naka-triangle silang tatlo. At bawat bato na ito ay meron yan nilagay nila. Kung meron mga naka-triangle dyan na posisyon ng bato na gaganyan. At ang kahulugan, ang bawat bato ay may laman. Ito yan, yung butas. Ang bato ay ang bilog at meron daw laman inside the rock. Okay, so isurvey nyo guys. Baka merong tatlong bato dyan. Ipangalawa ay make that panguna yung malaking bato na may marka na tatlong butas. At tingnan nyo sa unahan hanggang 30 meters kung merong nakatriangle sa kanya. At yung tatlong bato na yon, example ito, ay lahat yan ay may laman na item. Yan ang sabi niya sa tingnan niyang treasure marker. Ito pala yung ano guys, oh, kabuuan na ano dyan. Meron nga. Kasi sabi si Can Rock, meaning to say merong una. Ito yata ang una. And then pangalawa, yung pangatlo ang missing. Saan kaya yun hanapin natin? Meaning to say guys, i-check nyo lahat itong dalawang bato. Merong laman yan, tig-isa. Isa itong dito. Nakatago na item dyan. Palagay ko inside the rock. Isa rin dito. Sa number 2, palagay ko na sa gilid lang yan o ibabaw ng rock. Pukpukin nyo lang guys. Kung may metal detector, mas maganda. Okay, so ang pangatlong bato ay missing. Hanapin nyo na lang dyan. Baka nandyan lang yan. Ang isa pang malaking bato, pwede rin hindi siya nakalitaw. Pwede rin ang bato na yan ay nabaon. Ngunit siya ay malapad. Pwedeng ganyan ang itsura ng pangatlong bato. Okay, so
ito guys, balikan natin kung yung letter D ito ay naka-point doon sa front. So meron talaga sa front itong nandito guys. Ito, nandito yata yung letter D sa ibabaw nito. Tapos ang tinuro niya ay ito na portion, front. Okay, so ang paa ay dalawa, ang kanyang direksyon pwedeng dalawa. At ang triangle nagsasabi na there is treasure in one of the big rock. Saan kaya diyan na bato? Dito ba sa number 1 na bato or sa pangalawang bato? Kaya yan ang ating surbihin guys, ang malalaking bato diyan kasi sa aking pananaw ay treasure inside the rock ito. At hanggang sa muli mga katiats, ako'y magpaalam na. May the Lord guides you in every move that you make. Ingat kayong lahat dyan. And may the fortune be with you all.